dapat sisihin kung bakit pinatigil ng National Telecommunications Commission ang operasyon ng ABS-CBN. Hindi raw kasi inaksyonan ng mga mambabatas ang franchise application ng TV network hanggang sa mapaso ito noong May 4. Pero balik ngayon ni House Speaker Alan Peter Cayetano ay magkakaroon ng pagtutuos sa ginawa ng NTC sa anyay unconstitutional meddling ni Kalida. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May I assure this committee that barring a gross violation of its franchise of the NTC rules and regulations, the NTC will follow the latest advice of the DOJ and let ABS-CBN continue operations. Ang pahayag na ito ng National Telecommunications Commission o NTC noong March 10, kaugnay sa prangkisa ng ABS-CBN, ang pinanghahawakan ng kamera. Kaya naniwala silang hindi mauuwi sa shutdown ang operasyon ng ABS-CBN. Matapos ipatigil ng NTC ang operasyon ng ABS-CBN, sinabi ngayon ni Speaker Alan Peter Cayetano na ambush ng NTC ang lahat. Sa kabila daw ng legal opinion ng Department of Justice at resolusyon ng Senado at iba pang assurance, tila bumigay daw ang NTC sa pressure ng Solicitor General at tagpalabas ng cease and desist order laban sa ABS-CBN. Nagdulot man daw ito ng hindi kinakailangang komplikasyon sa issue, hindi na babago ang katotohanang ang Kongreso lamang ang may kapangyarihan na magbigay, magkait, mag-extend, bumawi o magbago ng mga broadcast franchise. Kongreso din daw ang may pangunahing jurisdiction para magbigay ng initial determination kung ang aplikasyon para sa prangkisa ay ibibigay o hindi. Ayon kay Cayetano, magsasagawa ang House Committee on Legislative Franchises ng pagdinig na patas, walang kinikilingan, masinsin at komprehensibo. Babala pa ni Cayetano, magkakaroon ng pagtutuos sa pagbaliktad ng posisyon ng NTC at aniyay labag sa konstitusyon na pakikialam ni Solicitor General Jose Kalida. Matatanda ang nagbabala si Kalida sa NTC na maaari itong maharap sa kasong graft kung bibigyan ito ng provisional authority to operate ang ABS-CBN. Bago ito, nagharap din si Kalida ng co-warranto petition sa Korte Suprema para agad ipabawi ang prangkisa ng ABS-CBN dahil sa muna'y mga paglabag. Dati nang sinabi ng TV network na wala silang ginawang paglabag sa kanilang prangkisa. Hininga namin ang reaksyon ng kampo ni Kalida pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang NTC dahil dumulog na raw ang network sa Korte Suprema. Kahapon dumulog ang ABS-CBN sa Supreme Court para humingi ng temporary restraining order. Hiniling din ito na pawalang bisa ng korte ang cease and desist order ng NTC. Ayon sa Supreme Court, iraraffle ang petition ng ABS-CBN sa Lunes sa isang miyembro ng kataas-taasang hukuman na siya namang magbibigay na rekomendasyon sa court and bank. Inihain naman ni anak kalusugan Representative Michael Defensor ang House Resolution 846 para sa investigasyon at pagsasampa ng kasong kriminal kung kinakailangan laban kay Kalida at mga opisyal ng NTC. Ayon kay Defensor, pwedeng maharap ang mga opisyal sa kasong perjury, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. Ang nakakagulat yung letter niya ng April 30 na officially sinulatan niya ang NTC at parang sinasabi niya, in a way, no, tinakot niya ang NTC na illegal itong gagawin mo, mali itong gagawin mo. Yun ang tingin kong pagkakamali na parang nagkaroon ng undue influence sa National Telecommunications Commission. Sabi pa ni Defensor, naging urgent concern na ang franchise application ng ABS-CBN na noong 2016 pa nakabinbid sa kamera. Magpupulong din daw ang kamera sa Lunes tungkol dito. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Susunod, lalaking nag-alok na ihatid ang isang